Hello mga ka-wanderer! Kumusta kayong lahat? Ito ako mabuti. Actually magtatatlong buwan na tayong work at home. Pero sa wakas nakalabas din tayo and sa araw na ito. Parang gusto ko lang i-share sa inyo kung paano gusto kong ipakita sa inyo kung ano ba yung mga itsura ng mga tirahan namin dito na pre-provide ng company namin. At magkakaroon din tayo mamaya ng surprise visit sa mga flat ng mga kilala natin na friends dyan. At napakabang lang kayo kung baka may mga magugulo ba dyan o maayos ba yung mga tirahan nila. Okay? Pero bago ang lahat, siyempre huwag mo munang kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Paki-like na rin dahil at comment para sa mga opinion nyo. Very open po tayo sa mga opinion nyo. Okay? Samahan niyo ako ngayon sa ating adventure ka-wanderer or mag-wandering tayo dito sa mga flats at sa company accommodation namin at ipapakita ko rin sa inyo yung aking munting tirahan. Yan, so andito ngayon tayo sa parking area ng company accommodation namin. Actually, meron kami dito 1, 2, 3, 4 na building na pagmamayari or nirentahan ng kumpanya namin para sa mga empleyado. So as of now, makikita nyo mga naglilipat, no? Kasi lilipat yung ibang site sa ibang accommodation para ma-maintain natin yung social distancing at para hindi maging overcrowded sa mga kwarto. Okay? So, yung parking area namin, okay? Actually, maraming building yan. Pero yung hanggang dun sa fence lang na yon, yung fence doon yan, yung fence, yun lang yung pagmamayari or nirentahan ng kumpanya namin. Okay? So, meron tayo ditong, bale, 4. 1, 2, 3, 4 buildings, okay, na kung saan ito yung yun nga, gaya ng sabi ko, ito yung nirentahan ng kumpanya namin, okay? So actually ito dati punong-puno ng sasakyan pero dahil sa lockdown, yung iba nasa labas muna nakatira para hindi maapektuhan ng kanilang trabaho. Ito naman yung aking munting sasakyan, okay? Sorry kaya ako kumuha ng sasakyan dito kasi mas mahal ang mag-taxi araw-araw. Ongoing ngayon ang lipatan ng mga ating kababayan kasi meron natin yung pinoprovide na bagong accommodation ang kumpanya. Okay? So, ito yung sasakyan ko. Mura lang yan para lang magamit natin sa araw-araw. Kasama natin yung mga evacuation or mga mag-evacuate dito. Evacuation. Sila yung mga kasamaan ko sa site na maglilipat ng bagong accommodation at itong talungis na to ang yung charge. Ayan, so andito na tayo sa building 1 at try nating ulitin or sorpresahin yung mga iba nating kakilala dito at ipakita yung mga kwarto nila kung ano status ng mga itsura ng mga tirahan nila. So dito sa building 1, mapapansin nyo, meron kaming malunggay. May malunggay dito na tanim ng isa nating kababayan. Di ba? Please, may malunggay. So ito yung entrance natin. Okay. Papunta sa building 1. Try natin sorpresahin yung isa nating kakilala dito sa second floor. Okay. Samuel! Kumusta? Tingnan natin ang kanyang flat. Flat 27. Okay. Papakita sa vlogging. Kung ano ang itsura ng mga kwarto ng accommodation natin. Dito sa amin, ang dami na dito sir. Actually, tatlong kwarto dito. Ito yung pinaka-cheaply. Ito ang kwarto, okay? So ganyan, may sarili silang gym, may pulang-pulang sala set. Ayan, pangalawang kwarto, pangatlong kwarto, and of course, ang kusina nila at CR. So ayan, nandito ako ngayon sa building 3. Meron kaming checkpoint dito to ensure na meron kang mask tsaka gloves. Sakay tayo dito sa elevator at pupunta tayo sa kwarto or flat ng isa pong kaibigan. So siyempre surprise ulit yan, no? Surprise natin na sa second floor lang naman siya. Check natin yung kanyang flat.
Hindi niya alam na pupunta ako doon. Yan, so andito na tayo. Travel tayo. Yan, si Jomar. Ginito ang itsura ng flat ni Jomar. Jomar, siya sa supervisor namin dito sa kumpanya. Work at home din siya. Pinapakita ko yung mga bahay natin. Sa vlog ko. So ito, meron siyang... Ilan ang kwarto dito, Joms? Tatlo, A, B, C, at meron din kitchen, syempre. Hindi ako magbubukas dito kasi private. CR. Surprise ka ba? Kaway ka naman. Ayun, na-surprise na yata siya. Ayan, pupunta natin yung 6th floor naman. Yung isa sa mga HR specialist namin o yung kasama namin sa HR. Actually, ito yung mga kwarto ng mga amo namin dito. Ito yung mga flat nila. Okay? Ay, punta sa elevator. Punta sa last floor. Surpresahin natin si Judito Ramos. Ayan, so pupuntahan natin yung kwarto ng ating HR specialist. 6th floor. Yeah. Si Gio. Ayan, meron tayong ano dito, tawag dito, check, papakita ko lang itong accommodation nyo. Nagulat ka ba? Ito ang company accommodation ng aming HR. So, diba? Mayaman, napakalaki ng TV. Paskong-pasko pa. Ayan, diba? Dito galing si Edmar. Ay, hindi pala, no? Hindi na, no? Ayan, ganito ang accommodation namin. So, nasa sa inyo na lang kung paano nyo i-maintain, i-improve, dagdagan. And ito ang aming butihing HR manager or HR specialist. Dito. So, meron silang dalawang kwarto. Ay, papakita ko sa inyo mamaya para sa amin dito ganito rin yung itsura. Salamat! Oh, shout out. Shout out sa mga Bisaya man diyan, oh. Actually, andito ako ngayon sa rooftop sa pinakataas na floor ng aming accommodation at tanaw mo ang buong grill dito, makikita mo kung gusto mo mag-relax. Okay na ngayon kasi hindi naman masyadong mainit. Pwede kang makarelax-relax. So, ganito yung buhay namin dito sa Saudi Arabia. Actually, hindi lahat bless pagdating sa mga kumpanya or sa pagiging OFW, hindi lahat bless. May mga swerte-swertehan lang din talaga. And we are blessed sa company namin kasi kahit paano binibigyan kami ng halaga or binibigyan kami ng mga magagandang tirahan, benefits, mga ganiyan. And secured kami. Like for instance, itong pandemic na kinakaharap natin, super alaga sila sa amin at sa mga tao. As in, all out sila pagdating sa mga disinfections, sa mga PPEs na kailangan namin. Hindi na-stop ang salaries namin or yung mga sweldo namin, tuloy-tuloy pa rin. Kahit yung iba hindi na nagtatrabaho dahil sa lockdown or na hinto na dito lang sa accommodation, all out pa rin sila sa pagbibigay ng tulong kung ano mga kailangan. Okay? So, sa mga kapwa ko OFW dito sa gitnang silangan, dasal-dasal lang po tayo at kailangan natin magtiyaga. Okay? At mag-focus sa kung ano-ano man at magiging thankful sa mga blessings na binibigay sa atin. Ayan, so ito yung Jubel. Ito yung rooftop. Nandito tayo sa rooftop namin. Ayan, ito yung road papuntang Damam. Okay, dire-diretsyonin mo lang yan. Papunta na yan ng Damam. Ito yung Jubel. Yung mismo yung Jubel City. Okay. Ayan. Yan yung mga kabahayan or mga accommodation dito sa Jubel. Ayan. And yan mismo yung industrial natin. Ayan yung industrial compound natin. Yan. Mga industrial dyan. Yan yung mga industrial dyan. Yan yung mga accommodation or mga kabahayan dito sa Jubel. So, andito naman tayo sa other side ng rooftop. Dalawang rooftop to actually meron dun sa kabila. Tapos dito rin. Makita ko sa inyo, ito yung mismong Jubel City. Yan. Ito yung road na sinasabi ko yung express. Yung sa bandang kanan, yan yung mga papuntang Fanatir. Tapos itong kanan dito sa bandang akin, papunta yan sa naman. Yan. So, tanaw ko din dito yung Pornitz o yung dagat. Diyan yung port. Okay, ayan yung port kung saan ako nagtrabaho. O dyan yung site namin.
At ito yung pinakamalawak na dagat dito sa eastern, at pinakamalawak na Gorniche dito sa eastern. And syempre, hindi nang pwedeng hindi ko kayo itutour sa aking flat. Papakita ko lang kung gaano ka makeup-less pagbuti sa mga tirahan namin dito kasi hindi lahat ng mga OFW na bibiyayaan din naman magagandang accommodation lalong-lalo na dito sa South Arabia. So, papakita ko sa inyo yung aking flat. You are free to comment kung ano mga masisita nyo sa flat ko, okay? Of course, ito yung flat ko sa ground floor din. 3, 1, 3. So, kailangan. Alright. So actually, dalawa lang kami nakatira dito. Meron kami sala, mini sala. Ito, meron din kami fridge provided by the company. Of course, we make sure na meron kami mga sanitizers dito. Hindi ko na bubuksan ito. Wala namang laman. Naubos na. Okay, ito yung dining namin. Complete din naman kami with washing machine and water dispensers provided by the company. Ito yung aming kitchen, mini kitchen, kung saan nagluluto ako, yung mga ibang vlog ko, dito ginagawa. And yung kumpanya namin kasi hindi nagbibigay ng gasol, so dapat electric lahat yan, provided din yan ng company. And ito, sarili ko, kasi mag-isa ko lang naman kumakain, maliit lang yan. But dito, provided din ng company yung mga lutuan namin. Okay? So dito tayo sa kwarto ko. Yan. Nature lover room. So ito po ang aking room. This is my bed. And this is my alagas. Yan. So meron din tayong isang room dito sa kasamahan ko. And this is CRS yan. Okay? And ayun na. Tapos na ating surprise visit sa ating mga friends. And of course, sa pagtutour sa ating mga accommodation dito. And kaya nga lang sabi ko, proud kami na sabihin na there are 20 na sa family here sa aming kumpanya. And at least kahit pa paano, swerte kami pagdating sa kumpanya namin kasi they are providing everything that we need here. And actually, lahat nga ng tubig dito, libre, sila na rin nag-provide, pati inumin namin dito at sa kuryente, sila na rin lahat na tubay. Okay? So, thank you for watching and please don't forget to subscribe, like, and comment down below for any opinions, suggestions. I am very open. Thank you for watching, guys!